Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Almost unbearable throbbing at the back of her skull was the first thing Reggie felt as she drifted back to consciousness. Does your head hurt? Gulat na napadilat siya. Kailan man ay hindi niya inasahan na si Ralph ang una niyang makikita. She was surprised and confused. Tinangka uli niyang bumangon pero muli siyang napangiwi nang maramdaman ng sakit sa likod ng ulo. Here, iniabot ang isang basong tubig sa bedside table niya kasama ang dalawang kapsule. Kinuha nito sa kanyang baso ng masaid niya iyon. The cold compress along with the medication did its job as it slightly numbed the pain. Ng mga sandaling iyon ay ramdam na ramdam niya ang mga titig nito. Baka naman ma-freeze ng utak ko. Salamat. Nilingon niya ito nang nakita niyang hindi ito masaya sa mga nangyari. Paano ako napunta rito? Pure luck. They got a flat tire. Tinitigan niya ito. Napaka-casual ng pagkakasabi. Paano kung may nangyaring masama rito nang dahil sa kanya? Alam niyang hindi kakayaning mapahamak ito. And now that you're conscious, it's just proper for you to explain to me first. Later, the local police are going to need your testimony. Nahuli sila? Bakit? Hindi ka ba masaya na nahuli sila? Tell me, bakit kanila kinidnap? Nag-iwas siya ng tingin dito. Ang kailangan lang ay makaalis na siya roon. Nagtangka siyang tumayo, pero mabilis siyang nahawakan ito sa balikat. Where do you think you're going? I need to go. Please. Bahagya mo ba ang boses nito nang marahal ay makita nito ang takot sa mga mata? Look, Regina, alam ko natatakot ka sa nangyari. But I just probably signed my own death sentence when I help you. Now, you're not going to move an inch until I know what the hell I'm about to die for. Kasalanan niya kung bakit nadamay ito. Nagpapasalamat siya na ligtas ito sa kanya. Saan ito galing? Nag-angat siya ng tingin at bahagyang namutla nang makita ang pamilyar na envelope. Alam niyang hindi ito titigil hanggang sa magsalita siya. A debt collector. A loan shark? Tumango lang siya at napangiwi. Hindi niya napigilang tumulo mga luha. Your father. Mahal na mahal niya si Mommy, pero para siyang napilayan ng mamatay ito. He was filled with so much grief. He started small, hanggang sa hindi na niya napigilan ng pagsusugal at nalulung na siya. I tried to stop him, pero minsan lang siyang nakikiayon sa akin at mas lamang ang panahong hindi niya ako pinakikinggan. Naubos niyang lahat pati ng college fund ko, and my father was desperate for money. That's when he showed up. Who? Marco Sandal. He gave my father the money that supported his gambling. Nalalalong ng pagkalulong sa daddy, especially may financial backer siya. Pero nalubog lang siya sa utang dahil lamang sa pagkatalo niya. Then, he was founded. Sa tingin mo, may kinalaman ng taong sinasabi mo sa pagkamatay ng daddy mo? Sabi ng mga polis, plain accident ang nangyari pero hindi ako naniniwala. Hindi iinom si daddy at magmamaneho. Sa kabila ng pagkakalulong niya sa sugal, alam kong mahal niya ako at hindi niya ako gustong iwan. And that man showed up at my daddy's funeral just to remind me that I inherited my father's debt. I sold everything, ang bahay at mga heirlooms ni Mommy na ayoko sanang ibenta pero wala akong choice. Then I paid him the money we owe. Kung nabayaran mo ng pera, bakit hindi ka pa rin niya tinatantanan? Hindi ko alam. But it's not your responsibility if it wasn't for your father. Please don't get yourself involved in this, Ralph. Hindi ko maintindihan kung bakit umaakto ka na parang wala lang sa'yo na ganun ang ginawa ng daddy mo. Kung may anak akong babae, hindi ko yung gagawin sa anak ko, lalo na't alam mong ikakapahamak na yun. You should be pissed as hell. You don't have to be saddled with a debt when it's not yours to pay. Hindi ako katulad mo na galit sa mundo, and I loved I my father. Huh? Congratulations. It's good to know that someone loved theirs. Kung magsalita kay para hindi mo mahal ang sarili mong ama, Ralph. Ralph was silent and refused to look at her. With that, she knew that his father bore a connection why he acted like he did. Saan ka pupunta? Kailangan kong umalis dito.
at saan ka tutuloy? Please, Ralph, I'm doing us both a favor. Nasabi ko na dapat kong sabihan and it's not fair na idamay pa kita ng tuluyan dito. It's too late for that. I'm involved now, but I promise you, Reggie, that they won't get you. She was surprised with that vow but she shook her head. Hindi mo pwedeng ilagay ang buhay mo sa alanganin para lang sa akin, Ralph. Maari kang mamatay at hindi ko gugustuhin iyon. Stop it, Reggie. You're acting like you actually care what happens to me. Mag-aalala ko kahit pa ikaw ang taong iyon, Ralph. Take a rest and don't move. San ka pupunta? Aayusin ko ang release papers mo. Iuuwi na kita sa bahay. May magbabantay sa'yo roon. Sandali lang ako. Parang nahihipnotis mo siyang tumango at sinundan ng tingin ang paglabas nito. It was funny how such a gentle little action could mean so much. But as her hand pressed against the very place he had touched, that little act meant more to her than he would ever know. Ralph was on a mission, sleeping fully into the frame of mind he hadn't been in a very long time, except when he was in training in the military. He was taught to put feelings aside when it came to saving others. This time, his emotions were partially attached to this woman. Hindi niya maisip na may isang taong maaaring makakuha ng kasiyahan sa pananakot sa isang babaeng katulad ni Reggie. Sa isip niya ay gusto niyang pagbarawin ang balang pusong lalaking iyon. Reggie had sacrificed her livelihood just to be left alone. Hindi niya maiwasin sisihan ng sarili. Kung hindi siya umalis ng bahay ay mababantayan niya ito. But he would be dumb if he would let that happen again. He strode out of the house and toward the corral. Halfway there, he let a howl light his speech whistle. Suddenly, Reggie knew how it felt to be heavily carted like a treasure or a royalty. Kahit saan siya tumingin ay nakikita niya ang mga lalaking may dalang armas na umiikot na nagbabantay sa bahay. Dapat ay palagi lang siyang nasa malapit sa bahay. At kung lalabas man siya, ay kailangan may kasama. Then Ralph had to leave for a business transaction and she had the biggest surprise of her life. Isang napakalaking sorpresang hindi lang sa kanya kundi pati na sa mga tauhan ni Ralph ang pagdating ni Miko isang araw. Sa halikdamon ito ni Ralph ng suntukan ay sinalubong nito si Miko ng mahigpit. Sa mga gabing nasa rancho si Miko ay nakikipagkwentuhan ito sa kanya, nakikipaglaro ng chess at minsan naman ay ina-update niya ang fiancés nito. He was more carefree and untroubled compared to Ralph. Hindi ito naubusan ng kwento. Sa katunayan, wala nga siyang maalala na nakipagtawanan siya rito. Pero may isang bahagi ng puso niya ang gustong marinig ang tawa nito. Miko had the advantage of youth over Ralph, being about 3 years younger. He had that wholesome, good-hearted personality that was the epitome of what she had always wanted in a man. And yet, Ralph was the man she dreamt of at night. He was the one who set all her fantasies on fire. He was the one she wanted, despite the fact that he was the modest man she had ever dealt with her in her life. Tanging si Ralph lamang ang sumasama sa kanya at hindi siya nito ipinagkakatiwala kahit kanino. Hindi ito nakikinig at ito pa rin ang sumasama. Sa mga pagkakataong busy ito ay napapakiusapan nito si Ate Minyang na magdala ng mga kakailanganing grocery para sa rancho. At minsan ay hindi nila maiwasang mapag-usapan si Ralph. That was when she started to somehow understand his own demons. Bakit ka malungkot, Reggie? Tanong ni Ate Minyang. Nahiya na ho kasi ako sa inyo, sa mga tauhan at kaibigan ni Ralph, pati kay Miko. Pakiramdam ko yung nagiging pabigat na ako tapos parang nagiging delikado pang buhay ninyo ng dahil sa akin. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayarin sa mga ginagawa ninyong sakripisyo. Sus, bata ka, huwag mong isipin yun. Buong puso kaming pumayag na gawin ang mga gagawin namin. Iyon na nga ho ang mas ikinakahiya ko eh, hindi naman talaga ako taga rito at dayo lang. Wala kami narinig na masama laban sa iyo at determinado rin si Stark na tulungan ka. Kaya ayun ang gagawin namin. Kahit paano nga ipinagpapasalamat namin ang pagdating mo. Hindi na kasi namin inaasang mag-uusap pa si Ralph at Miko sa tagal namin ni sinaybaybayan ang dalawang iyon. Nabanggit ho sa akin ni Ralph na wala naman talaga silang personal na away ni Miko. Ano po ba talagang nangyari? Hindi naman ako chismosang tao pero sa tingin ko dapat ring malaman ang nangyari. Isang alitan iyon na halos kasintanda na ng panahon. Nagsimula lang iyon sa negosyo nila sa pagtitrain ng mga kabayo. May isa kasing pumunta rito na ninuno ni Miko dati para mag-alok ng mag-train ng kabayo.
Pero dahil sa talagang mautak ang ninuno ni Ralph, inunahan nito ang ninuno ni Miko at siniraan ang mga Javier at doon na nagsimula ang alitan nila. Na ipinamanas sa mga sumunod na henerasyon hanggang sa ang ama ng dalawang iyon na naipamana na rin sa kanila. Hindi mo na rin naman kasi masisising isang negosyante. Kilala talaga ang ninuno ni Ralph na magagaling sa ginagawa at kampiyon sa mga kabayo. So, iyon pa lang nangyari. Kahit paano'y natutuwa na siya dahil sa kanya ay nagkakasundo ang dalawang lalaki at isinantabi ng mga itong walang katuturang away. Sa kakaisip sa ama niya ay hindi na inaiwasang naging mausisa. Alam niyang kahit anong pilit kay Ralph, hindi niya ito mapagsasalita. Pero gusto niya itong mas makilala at mas maintindihan. Natatandaan niyo po ba ang tatay ni Ralph? Nakita ni Reggie na natigilan si Ate Minyang. Inalagaan ko si Ralph nung bata siya at hindi niya naman dating ganyan. Mario Fajalan, yun ang pangalang hindi ko nabanggit sa mahabang panahon dahil hindi ko gusto. Pakiramdam ko'y parang asido sa dila ko. Nalaki ang mga mata niya. Masama po ba talaga siyang tao? Kung may anak kang demonyo, iyon si Mario Fajalan. Tama nga naman dahil kung may demonyong ama, yun ang lolo ni Ralph. Kahit ipagtanong mo sa bayan ay wala kang makukuhang mabuting salita patungkol sa kanya. Isinusuko siya ng mga taga Santa Ines. Ano po ba ginawa niya? Katulad lang siya ng ama niya na si Oscar Fajalan na mas mahalagang pera kaysa sa karangalan at pamilya. Ikinahihiya namin ang ginawa niya. Ongat pinuunlad niya ang Santa Ines sa pamamagitan ng pagdala ng trabaho at kabahuayan. Pero may mga pagkakataong hindi siya lumalaban ng patas, lalo na't gusto niyang manalo. At naawa kami kay Ate Daria, ang ina ni Ralph. Ipinagkasundo lang kasi siya sa mayamang ama niya kay Mario dahil nasilaw rin sila sa lapi kahit may pera na at mas gusto pang umangat. Si Ate Daria naman ay nasilaw sa itsura ni Mario. Nalaman niya na nakisama pala siya sa isang demonyo nang dinala na siya ni Mario dito. Napakabait ni Ate Daria. Walang maipipintas sa kanya sa mga taga-Isant Ines, malipad sa pagiging martir niya, pero alam namin na tinitiis niya ang pananakit ng asawa dahil sa kaisa-isang anak. Nakadama siya ng galit sa isang taong patay na. Pinagbuhatan niya ng kamay ang nanay ni Ralph. Lagi, kahit sa wala namang kakwenta-kwentang bagay at sa walang basihang pagsiselos. Kahit nga si Father Dakila ay pinagselosa niya, pero ang totoo ay ibinabato nilang niya kay Ate Daria ang sisi dahil siya talaga ng bababae. Pero bakit walang tumutulong sa kanya? Pulis, kahit sino. Hindi niya maisip na may taong makakagawa ng ganoon sa kapwa nang walang awa at pagsisisi. Somehow, her heart reached out to Daria. At least, in its tiniest concept, she understood how it felt to fear for her life and wonder if she would be able to breathe in relief to endure another day without the second onslaught of pain and anguish. Naiintindihan kong galit mo, Ineng, pero mag-asawa sila at sa mga panahong iyon ay wala pag masyadong batas na nangangalaga sa kapakanan ng mga minamaltratong kababaihan, lalo na't hindi nagsasalita si Ate Daria at tinitiis lang ang lahat para sa anak. Ang anak niyang lagi ring pinagbubuhatan ng kamay at lagi ring sinasaktan kahit sa kaliit-itang dahilan. Sa pag-aalaga ko kay Ralph noong bata pa siya ay naging pipingsaksi ako sa mga nangyayari sa bahay. Habang lumalaki ay lumalayo ng lumalayo ang role ni Ralph sa ama. Lalo na at kung ituring siya nito ay parang hindi anak. Malalim ang sugat na iniwan kay Ralph na ginawa sa kanya at sa nanay niya at nasaksihan ko kung paano niya pilit itinaguin sa mundo. Pilit siyang nagpakatatag, pero naging malamig ang pakikitungo niya sa lahat. 18 si Ralph nang lumuwas siya ng Maynila at nagpatuloy ng pag-aaral, saka pumasok sa Manila, sa militar, at napagdestino siya sa malayang probinsya at bumalik lang dito 6 na taon ng nakararaan. Namatay si Mario dahil mahagis ang napakan ng kabayo kahit pa sanay na sanay ito sa ginagawa. Pero alam mo bang kahit masama ay pinagdiwang pa iyon ng mga taga Santa Ines? Pagkamatay ni Mario, hindi man lang namang ito pinaglukasan ni Ate Daria na nasa sariling bayan sa Cavite. Umalis siya rito dahil 2 taong pagkatapos dumuwas ni Ralph sa Maynila. Hindi naman niya masisi. Napakasakit ang dinanas niyang buhay rito at naisip namin gusto niya maging tuluyang malaya sa namapapait na alaala. Iyon po bang dahilan kung bakit galit si Ralph sa mga babae? Parte lang iyon. Si Lani ang kabuuan. Lani? Oo, si Lani, ang asawa ni Ralph. Hindi mo ba alam na may asawa na siya? Hindi siya sumagot at napailing na lang. Pakiramdam nila ibiglang naniyo ang lalamunan niya.
Bakit wala man lamang indikasyon na may asawa na ito? Hindi ko na pagtatakhan kang walang nababanggit si Ralph. Pakiramdam ko pa nga ay gusto niyang kalimutang may asawa siya. Maganda po ba siya? Oo. Mabilis ang sagot niya at Minyang. At alam na iyon, para siyang isang anghel na hindi makakagawa ng kamalian. Mahal po ba siya ni Ralph? Siguro, magkababata sila eh. Lagi magkasama. Nagulat na lang kami na magpakasal sila ilang buwan lang mula nang mamatay si Mario. At parang hindi na kami nagtaka sa madali ang pagpakasal. Naisip siguro ni Ralph na maaring sila ni ang magiging sagot sa mga kulang sa buhay niya. Lalo't nag-iisa siya isa rito sa Santa Ines. Maayos sa mga unang taon ng pagsasama nila. Ibinibigay lahat ni Ralph anuman ang nagustuhan ni Lani, kahit ano pa iyon. Pero habang lumalaon, ay naging busy si Ralph sa negosyo, lalo na't siya namamahala sa rancho. Doon nagsimula ang mga problema. Nagsimulang tumingin sa ibang lalaki si Lani. Ginawa niya yun kay Ralph? Sa napakarami pagkakataon, lalo na't binagpapakita ng interes sa kanya. Dumating sa puntong may nakarelasyon siyang isang tauhan ni Ralph. Hindi po ba alam ni Ralph? Walang makapagsasabi ng mga panahong iyon. Maaring oo, maaring hindi. Pero magaling na artista si Lani. Para siyang maamang tupa kapag naririto si Ralph. Wala naman kasi mag-iisip na ang isang tulad niya na santa ang itsura ay maaring maging isang demonita. Ang pinakamatindi lang doon ay noong sinubukan niyang ipako kay Ralph ang isang batang hindi naman ito anak. Ano ho? Nabuntis si Lani nung ikatlong taon na pagsasama nila at napakasaya ni Ralph noon dahil magiging ama siya. Doon nagsimula ang mga bulong-bulungan na ipinagkabit-balikat lang ni Ralph. Pero isang araw na maaga siyang nakauwi at hindi inaasahan ni Lani na huli niya sa aktong asawa na may kaulayaw. Pero imbis na matakot si Lani ay ininsulto lang nito ang pagkalalaki ni Ralph at sinabing pera lang ang habol niya. Galit na galit ito. Sinabi ni Ralph na makikipaghiwalay siya kay Lani pero ipaglalaban niya ang kustodiya ng anak nila. Sa galit ni Ralph ay pinalayas ni si Lani pati ng kalaguyo nito at sinabihang walang kahit na singkong makukuha pa sa kanya. At kung hindi rin naman talaga makapalang mukha ni Lani ay umalis ito sakay ang sasaking iniregalo ni Ralph. Mabilis lang talaga ang karma. Dahil na-aksidente sila at nahulog sa bangin palabas ng Santa Ines, naisugod pa sila sa ospital pero hindi na sila umabot ng buhay. Ang bata po, namatay na kasama ng ina at alam ko na kahit sigurado na si Ralph na hindi sa kanya ang bata dahil ipinaprenatal DNA niya ito, ay nasaktan pa rin siya, lalo na't may isang inosenteng nilalang na nadamay sa sitwasyon. Alam ko matatanggap niya ang bata kahit sino pa naging ama nito dahil gusto niyang iparanas dito ang kabataang hindi niya kailanman natikman. Mula noon ay lalong lumayo ang loob ni Ralph sa lahat hanggang sa maging kung sino siya ngayon. Sa mga lumipas na panahon ay wala siyang pinayagang makalapit sa kanya. At nasasaktan ako para sa kanya, nawala na ako ng pag-asa na mabubuksan pa niyang damdamin niya sa ibang tao. Pero dumating ka. Hindi niya gagawin ito kung wala siyang nararamdaman para sa'yo. Nagulat siya sa sinabi nito at muling napaupo. Iyon po bang iniisip niyo? Halata naman, Reggie, sa mga tingin niya sa'yo, sa pagiging handa niyang isakripisyong lahat, kahit ang buhay niya para mabantayan ka lang, hindi niya iyon gagawin kung wala siyang nararamdaman sa'yo. Marahil ng mahal ka niya. Mahal? Hindi niyo ho alam yata ang ibig sabihin ng salitang iyon. Bigyan mo ng pagkakataon si Ralph. Bago sa kanya mga damdaming ito at hindi niya alam pakibagayan. Hindi ho yun imposible. Bakit hindi? Hindi ko ho alam. May bahagi ng isip ko natatakot. Anong nararamdaman mo para sa kanya? Hindi ko ho talaga alam at hindi ko maintindihan. Naintriga ako sa kanya. Gustong-gusto ko siyang pinagmamasdan kapag nagtatrabaho, kapag pagpasalita siya at kung paano niya dalhin ang sarili. At bakit? Hindi ko ho kakayanin kung hindi niya masok yan ang pagmamahal ko. Huwag ka mawala ng pag-asa, Ineng. Mahirap talaga magbigay ng pagmamahal, lalo na sa isang taon na hindi ka naman talaga sigurado kung ano talaga ang nararamdaman sa'yo. Pero mangyayari mga dapat mangyari, gustuhin man natin o hindi. Alam natin pareho na hindi nga ideal man si Ralph, pero bigyan mo siya ng panahon. Tumango lang siya at hindi napigilang mapayakap at umakyat sa balikat nito. It had been a while since she had shoulder to cry on. Nahiya na rin siya. Hindi dapat nangyari iyon dahil ito ang taong walang kakayahang magbigay at tumanggap ng pagmamahal. There was so much bitterness and grief dwelling in him. Ralph had carried all those demons inside of him,
refusing to let anyone here help exercise it. Pero iniisip ng lahat na may pagtingin sa kanya si Ralph at hindi niya gustong paniwalaan iyon. The porch swing rocked to no particular rhythm later that evening while Regina started vacantly off into the distance at dusk settled around her. At imin niyang isip niya, noon lang niya tuluyang napag-isip-isip na naging OA siya sa naging pag-iyak niya dito. Pero alam naman niyang yun ay dahilan. She felt respect and appreciation for what Ralph's doing for her. Maybe it was just a fantasy of wanting to fall in love with her hero. Nothing like love. Probably lust, but not love. Katulad ng naisip niya. Aside from Mrs. Salvador and Ate Minyang, mother was the only one who had shown him love and compassion. For the first time, she felt sorry for him. Naiinis siya sa nangyari at nararamdaman. How could someone so could manage to make her melt like he did? Mukhang ang lalim ng iniisip mo, Ineng. Magandang gabi ho. Magandang gabi rin. Pwede ka bang makaupo? Pwede bang akong makatulong, Reggie? Hindi ko alam kung paano at saan magsisimula, pero huwag po kayo mag-alala. Kapag kailangan ko po ng makakausap, ay alam ko kung saan ako pupunta. Tumango si Manggoryo. Napakahitahimik po talaga sa probinsya, ano? Ibang-iba sa Maynila na parang hindi natutulog ang mga tao. Oo, kaya hindi ko ipagpapalit ang katahimikan ng lugar na ito sa ingay ng Maynila. Lalo na kapag ganitong gabi at nang kitang-kita mong lahat ng bituin sa langit. Naalala ko tuloy ang mga pagkakataong si Saria ang katabi ko na tumatanaw sa kadiliman ng gabi na nagiging maliwanag dahil sa mga bituin. Namimiss niyo rin ho ba si Mrs. Salvador? Wala pa man kami kanya-kanyang asawa, ay gusto ko na siya. Pero nagduwag ako at hindi ko inasabi sa kanya hanggang sa dumating ang laking napangasawa niya. At sa kabila ng mga taon at nakipag-asawa na rin ito ko, ay hindi ko siya makalimutan. Minsan ay nahihiya ako sa asawa ko dahil hindi ko maibigay sa kanya ng buong-buong pagmamahal ko gayong napakabuti niya sa akin. Bakit hindi niyo sinasabi sa kanya nung pareho na kayong walang asawa? Natatakot ako na tanggihan niya. Sa mga nakalipas na panahon ay minahal ko siya sa pangarap lang at natutuhan ko kapag maging sapat para sa akin iyon. Regina felt sorry for Manggoryo. She saw both sides of the equation. She knew how to want something and be wanted. Sa mga araw na magkasama sila ni Ralph ay damang-daman niyang sexual tension sa pag-ita nila. It was still evident every time her body would accidentally grease against him and the way he'd become motionless every time. Napaangat siya ng tingin ng maramdaman niyang pamilyar na titig ng isang tao. Nakita niyang nakatayo si Ralph sa bukana ng porch. Nginitian nito si Manggoryo. Magandang gabi, Manggoryo. Nandito pala kayo. Nakipag-usap lang ako sa magandang binibini na nag-iisa rito. So, uulitin, Ineng? Oho, kahit kailan po. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sumawala ito sa paningin nila. Kahit hindi niya gusto ay nagtaas siya ng paningin kay Ralph. And there it was again, the intense way he looked at her that could totally unnerve her. You respect him a lot. Isa si Manggoryo sa mga taong pinagkakatiwalaan ko at bihira ang mga taong katulad niya. Hindi ka tulad ng tatay mo? Sinabi niya sa'yo? Si Ate Minyang, pero huwag ka sanang magalit sa kanya kasi ako naman ang namilit na magkwento siya. I guess, kailangan mo rin sigurong malaman. Alam kong hindi naging masaya ang buhay ko at hindi ko inaasahang magbabago pa iyon. But I try to squeeze what pleasure I can out of it before it dries up and wastes away to nothing. So much bitterness na isuloob niya. Wala sa loob na lumapit siya rito at banayad na hinaplos ang pisngi. I'm sorry, Ralph. But he gently grabbed her wrist. She was sure his rough fingertips could feel the erratic strum of her pulse beneath them, her blood rushing hot in her veins. Anong ginagawa mo? I don't need your pity. I don't pity you, Ralph. Alam kong iyon ang kahuli-huli yung bagay na gusto mong ibigay sa'yo ng kahit na sino. Don't tell me that you're starting to like me. Natulala siya sa sinabi nito hanggang sa natawa na siya ng gusto. Gasping for breath, she sagged against the porch swing, leaning into that for support. Anong nakakatawa? You just said a joke. I didn't know you could be funny. You're always so serious. But for clarification, I can't love you, let alone like you. Naging blanko na naman ang reaksyon ng mukha nito, pero nanatiling matigas ang anyo. Kapag kuha na itumayo at nagsimulang humakbang palayo rito. Saan ka pupunta? Gusto ko na magpahinga. Magandang gabi. Tuluyan siyang umalis nang hindi ito umimik. It is mere touch could render her body into flames.
Hindi niya alam kung anong mangyayari kung magtatagal pa sila sa porch. She knew and was fully aware of what was happening between them. She wanted him. He asked her if she was starting to like him and she just laughed it off. Pero hindi niya gustong maipagkamali ang pag-ibig sa desire. Pero hindi niya gustong maipagkamali ito. She refused to be an empty shell wasting away and yearning for a man she could never fully have outside of sharing his body. Anong sabi mo? Pakiramdam ni Reggie ay nabingi siya. Nasa porch swing sila at nagpaantok ng lapitan siya ni Ralph. He slowly walked toward her. Napag-isipan ko na ito na mabuti, Reggie. Nagpunta ka rito para sa protection at kayang-kaya kong ibigayin sa'yo. But I can do a lot better if you bear my name. Anong sinabi mo? Regina, I just ask you to marry me. Ang marinig ang salitang kasal mula sa bibig ay isang malaking sorpresa. He was no need to trust him something more permanent at her. Nagbibiro ka ba? I'm dead serious, Regina. Isa itong malaking kalokohan ni Ralph. Ralph let out a huff of air, indicating that he was losing his patience by the second. Ito nang pinakamagandang solusyon sa problema mo, Regina. Sa problema ko? Or sa problema mo? So you can take me to your bed without a guilty conscience. Damn it! Pasik na sabi nito. Makinig kang mabuti, Regina. Maaring iniisip mong hindi ito ang sagot sa problema mo, pero ito nang pinakatamang solusyon. I already told you that I wanted you like hell, but I know that you deserve more than just a tumble in the sheets every night. Isa pa, bilang asawa mo, legal kang matatali sa akin at lahat ng klase ng protection ay maibibigay ko sa iyo at hindi maaring i-question ng sino man. It was so strange to hear those words coming out of Ralph's mouth. Asawa mo? It was difficult to evaluate a situation of that magnitude with a limited time frame of a couple of minutes. At isiping isang oo lang niya ay maangkin nito ang katawan at kaluluwa niya. However, possession went both ways and she could have him in a way no woman had been able to since his first wife died. Pero sa anong kabayaran? Maari ba siyang maging malikaya sa piling nito? Sapat na bang attraction na nararamdaman nila para sa isa't isa? Anong makukuha mo sa proposal na ito? Matagal na akong nag-iisa at isang himala na ibinato ka sa akin. It would be a cold day in hell before I let someone like you slip away. You're the first woman I've ever desired like this. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa akin kapag tinititigan kita. Despite your look of innocence, you draw me with that fire blazing in your eyes. If I could keep that in my mind every night, then it would be worth the sacrifice. She was lost in those magnificent eyes, but she knew better than to allow a man's words to weaken her. She never thought in a million years that a man could make her feel like this, so vulnerable. Isipin mo ito, Regina. Hindi mo na kailangan matakot dahil lagi na ako nasa tabi mo. Hindi mo na kailangan tumakbo palayo at magtago sa kung saan-saan. Hindi ba't iyon naman ang gusto mo? To finally be in a place where you can feel safe? Why not let me give you that to you? Marry me, Reggie. Rob pulled out a ring surrounded with diamonds and slid it on her finger. A perfect fit, she mused. Then she really took a look at it. Ralph, hindi mo ito pwedeng ibigay sa akin. May mga heirlooms ang kanyang ina noon kaya alam niya kung gaano kamahal ang singsing dahil sa mga nakikislapang diamante. Don't you dare take that ring off, Reggie. At tulad ng sinabi ko, ay dapat mong tanggapin na ito na ang pinakamabisang solusyon sa problema mo. Don't try to deny the sense of what I'm telling you. Tinitigan niya ang singsing habang tinitimbang mga sinasabi ni Ralph. Noon, pinangarap niya magpakasal sa taong mahal niya at minamahal siya. At dahil sa mga maling desisyon ng ama niya at ng dalawang taong naghahangad sa kanya, ay parang lobong pumutok ang mga pangarap niya. The only consolation was one heart with interest at heart. He had touched that could render him to mush. Hindi po pwedeng pag-isipan ko muna ang bagay na ito? The wedding would take place tomorrow evening. Wala nang panahon at mas maganda na rin matapos na iyon. Bukas ng gabi? Yes, Regina. Tomorrow evening. At kung hindi ako pumayag, don't test my patience, Reggie. Mas gugustuhin mo sana ipumayag ka na kaysa kalad ka rin kita patungo sa George. The wedding took place at exactly 6 o'clock in the evening the next day. It was officiated by Judge Fernando Basco, an old family friend of the Fagilan. Ang tumayong meet na sila ay sinamang Goryot ang unexpected guest na si Mrs. Daria Fagilan. Nagulat pa nga si Reggie nang makita niya sa kauna-unahang pagkakataon ng ginang. Sa tansya niya ay lampas na sa 50 ang edad nito.
Bago magsimula ang seremonya, inakakwentuhan niya ito. And when their conversation went to Ralph, she noticed how her grim tone told of mother's sadness for her son and the helplessness of not being able to save him from despair. Sa ilang sandali, itahimik lang sila. Pinapakiramdaman niya ito pero ramdam niya ang mga titig nito. Sa minsang pagtingin niya sa mukha nito ay napagtanto niyang dito minana ni Ralph ang mga mata. They definitely how eyes similar could be so different. They definitely harbored and projected different feelings. Tama nga anak ko, napakaganda mo. Sinabi ho niya yun. Lagi kanyang ikwento sa akin sa mga nakalipas na araw. Siguro ho, puro reklamong sinasabi niya tungkol sa akin. Hindi naman iha, halos lahat ng sinasabi niya tungkol sa iyo ay magaganda at tunay na ikinagulat ko. Hindi kasi ako sanay na may pinupuri siyang babae. Kahit na si Lani, wala siyang masabi tungkol dito, maganda man o masama. Kayo ho, anong tingin ninyo sa kanya? Galing siya sa mabuting pamilya. Hindi ko lang maintindihan kung paano niyo nagawa kay Ralph. Siguro hindi rin batayan kung anong klase ng pamilyang pinagmula ng isang tao para masabi mong may integridad ito. Nakita mo naman kung ano naging epekto niya kay Ralph. Sensitive ito kahit ayaw niya itong ipakita. Siguro nasanay siya sa ama niya na laging sinasabi sa kanyang kailangan niya maging matigas at matatag sa lahat ng bagay. Kayo ho, paano kayo nanatiling kasal sa ama ni Ralph? She witnessed the slight change of color in Daria's face, but she soon had it under control. It was as if she had years of practice cooling her emotions. Wala akong pakialam sa ginagawa niya sa akin. Ang tanging isa na lang alam ko ilang si Ralph. Hindi ko gustong parusahan niya si Ralph kapag umalis ako. Pero 2 taon pag-alis ni Ralph, ay umuwi ako sa amin. Noong mga panahon na iyon, ilulong na si Mari sa pambababae niya at hindi na niya inintindi ang pag-alis ko. At pagkatapos sa mga maraming taon, ay bumalik kayo rito dahil sa kasal namin. Alam kong mahirap para sa inyo ang tumuntong uli sa isang bahay na maraming ibinigay sa inyong pagdurusa. Tipid na ngumiti ito. Oo, pero kahit ano pa ay may sugat sa puso ko na pinaghilom na ng panahon. Sa pag-uwi ko dito ay pipilitin ko na lang na huwag alalahanin ng mga bagay na maaaring makapagpaantak ng mga sugat na iyon. Naintindihan mo naman siguro dahil sa pinagdaaraanan mo ngayon. Alam niyo ho? Tumawa siya ng mahina nang tumango ito. Sa bagay, lahat naman kasi ng taga Santa Ynez ay alam ang nangyayari. Pinagtagpo lang tayo ng tindahan, Reggie. Magkaiba man ang pinagdaanan natin, pareho tayo may kahapong tinatakasan. Alam natin pareho ang matakot para sa kinabukasan natin. Kakaiba ang tingin natin sa buhay noon. Tulad ko, tulad mo, tulad ni Ralph. May kakayahan bang magmahal si Ralph? Napakatagal na rin panahon nang huli kong marinig kay Ralph na mahal niya ako dahil sa kagagawa ng ama niya na ayaw siyang mapalapit sa akin. Pero kahit hindi sinasabi ni Ralph na mahal niya ako bilang ina, ay nararamdaman ko naman sa mga kilos niya ang pagmamahal niya sa akin. Ikaw, mahal mo bang anak ko? Reggie's cheeks burned when this question was thrown back on her. It was ironic that a couple of days earlier, she was sitting at the same table. Drinking coffee as Ate Minyang did her best to draw out her emotions and thoughts on loving Ralph. Hindi ko ho alam. She answered evasively at first, but then allowed Daria, like Ate Minyang, a peek into her inner turmoil. Hindi ko ho maipaliwanag dahil kahit sa sarili ko ay hindi ko alam, kaya hindi ko inaasahang maintindihan din ako ng ibang tao. Hindi mo kailangan magmadali, Reggie. Ikinatutuwa ko lang talaga ang nangyayari kay Ralph. Ngayon ko lang siya nakitang nagpakita ng emosyon pagkatapos ng mahabang panahon. Bilang ina niya ay talagang malikaya ako. Wala akong hinangad kundi ang ikabubuti niya at ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa pagdating mo sa buhay niya. Sana ikaw na babaeng nakatakdang magpapakita sa kanya na kaya rin siyang mahalin ng tunay at walang halong pagkukunwari. Hindi ko alam kung ano kung babaeng tinutukoy ninyo. Kung ikaw ang kapalaran ng anak ko, mangyayari ang nakatakda. Pero ano sa tingin mong mararamdaman mo kung magpakita siya ng interes sa ibang babae? Hindi ka ba masasaktan? Napakagatlabi siya at hindi sumagot. Pero katulad ng sinabi ko, Reggie, hindi mo kailangan madaliin ang sarili mo. Naniniwala naman ako na pagkatapos ng lahat ng unos sa buhay ay may darating na maliwanag na bukas. Ang lahat ng nangyayari ay naayon sa itaas. At kung ikaw ang ibinigay niya para sa anak ko, ay buong puso kitang tatanggapin.
Hindi siya nakasagot at pinilit na pigilan ang mga luhang nagbabantang butumulong mula sa mga mata. Nakikita niya ang pagtanggap at pasasalamat sa mukha ng ginang. Siya nga bang ipinadala para gamutin ang lahat ng sugat at pumawi sa lahat ng pait at pagdurusa ni Rafael Fajilan? Halos hindi pa rin makapaniwala si Regina na kasal na siya. Naganap ang lahat ng para siyang robot na sumunod na nagpatayo lang. For the longest time, she couldn't keep her eyes away from the diamond encrusted wedding band Ralph slid on her finger. With a brief kiss at the end and the signing of marriage certificate, the deed was done. Pagkalak niya ng pinto at nagpalakad-lakad siya sa loob ng kwarto niya, alam niyang susunod doon si Ralph at maaaring ngayong gabi rin ay hingin ito sa kanyang karapatan ito bilang asawa. Oo, inaamin niya na may mga fantasy siya paano kaya kung maging asawa niya si Ralph at maging ama na magiging anak. Within 24 hours, her world turned upside down at hindi niya alam kung makakabuti yun o makakasama. Reggie, why did you lock the door? At bakit ka nandito? Hindi na ito ang kwarto mo. Ralph, please, not now. That's absurd, Reggie. You're my wife, and you won't be denying me what's legally mine. You can't make me. The muttered phrase, the hell I can't, I was heard right before Ralph effortlessly lifted her over his shoulder and walked out of the room and down hall to his room. Damn it, Regina. Don't be too scared. I won't kill you. Kung ako sa'yo, hindi ko gagawin yan. Mariing banta nito. Sinabihan na kita tungkol sa paglalak ng pinto. Do it again, and I won't be as lenient. Lenient? Binitbit mo ko papasok sa kwarto na to. I'm sorry, pero hindi itong idea ko ng foreplay. Really, Regina? Then what are those speaking beneath your dress? Napatingin siya sa dibdib. Nag-ingit agad ang mukha niya nang makita ang totoong sinasabi nito. Nahiya niyang tinakpan ng kamay ang kanyang dibdib. Mabilis niyang isinara iyon pero mas mabilis sa kanya si Ralph at nagawa nitong pigilan ang pagsara ng pinto ng banyo. Hinila siya nito at saka isinandal sa bedroom. Wala siyang kawala dahil nitrap na siya ng kanyang asawa. Inalagay nitong isang tuhod sa pagitan ng mga hita niya habang pinapaikot naman ito ang braso sa baywang. Look at me, Reggie. His husky command lured her to open her eyes. He was crying like the devil as he continued to thrust inside her. No, get off me! Stop! Buong lakas siyang nanlaban. Someone grabbed hold of her and shook her fiercely. The shake jostled her from the nightmare. Naisip niyang wedding proposal nito, ang pagdating ito nito at ang kasal. It's okay. Ako ito si Ralph. Maingat na pinahid dito ang walang tikil na pagtulo ng mga luha. Was it love? Tell me, what is it? Hindi agad siya nakasagot at sumubsob lang sa balikat ng kanyang asawa at nag-iiyak doon dahil sa takot at relief ng kanyang panaginip. Hinayaan lang siya nito na umiyak habang hinahaplos sa kanyang ulo. May ginawa ba siya na masama sa'yo? Maya-maya ay tanong nito. Tumango siya pero hindi niya ito nilingon. Kailan? Nung 18 ako. Kinausap niya si Daddy para sabihin ako ang magiging kabayaran sa lahat ng inutang nito. Tinanggihan siya ni Daddy at pinalaya siya ng bahay at sinabi na huwag nang bumalik kahit kailan. Hindi niya mapigilang manginig sa takot nang maalala ang nangyari ng gabing iyon. Lumabas nga siya ng study ni Daddy pero nakita niya ako sa isang sulok bago ko pa man malaman ay na-corner na niya ako tinangkang halikan. Pero buong lakas ko siyang naitulak at eksakto namang palabas si Daddy kaya mabilis siyang umalis. Hindi siya nagpakita sa akin noon pero I swear, ramdam na ramdam ko mga mata niya nakasunod sa akin saan man ako magpunta. Alam ko iyon dahil 16 pa lang ako ay ganoon ang tingin niya sa akin. Hindi ko alam kung konsolasyong matatawag na kahit paano ay nakatakas ako sa kanya na intact ng pagkakababae. Yun din bang nakita mo sa kulungan ng mga kabayo? It was always a nightmare. Hindi ko mapigilang maalala. Trust me, Reggie. Hindi ko papayagang makalapit siya sa'yo. I'll kill the bastard first. Hindi ko hayaang makuha kanya dahil akin ka lamang. Ralph? A genuine lazy smile curved his lips. That was enough to send her heart into override. At nagtagumpay naman ito. The only thing she could focus on was him making love to her until at matters troubling her mind faded. Ralph stared into dark distance, not focusing on anything in particular. Hindi siya makatulog at laman ng isip niya ang kanyang asawa. Puro mga banyagang damdamin ang nararamdaman niya. With her, he felt like a hero, a protector.
No one had needed him beyond the use of his money. His ex-wife could attest to that. But Regina blazed into his life a firestorm. Itinaas niya ang kamay at tinitigan ang wedding ring. Unang-una ng atraksyon niya rito nang unang beses pa lang niya itong nakita na pilit niyang pinagtakban. But that desire drove him to marry her, and he could very well see that the same desire from her. Tila pilit din iyong pinigilan ni Reggie, pero katulad niya ay hindi ito nagtagumpay. And she had that real fire passion within her that only belonged to him. Napatiimbagang siya nang maalala kung bakit napadpad siya sa Santa Ines. Isinumpa niya sa sariling hindi ito maagaw ng sinuman mula sa kanya. He would do everything to keep her safe. Only he wanted the privilege of seeing her, touching her, tasting her, and being inside of her every night for the rest of his life. Darating kayang panahon na bukod sa pagdanasa at galit, ay maaari siyang mahalin ng kanyang asawa? Maari ba nitong palampasin ang lahat ng kamaalian at mga pagkukulang niya at balang araw ay mahalin ito? Sa buong maghapon ay parang nangangarap ng gising si Reggie. Inaalayas niya ang nangyayari ng nagdaang gabi. Every look, touch, and breath of statement he told her last night, especially the possessive ones. Hindi pa rin niya mapigil ang sarili, pero sinaway niya ang sarili na nag-expect ng kung ano-ano. Hindi niya sigurado kung may kakayahan itong magbago kahit sa kaunting bagay lang. Masyado itong mahirap abutin, pero may mga pagkakataong nakakapasok siya sa damdamin nito. She had been a witness to small flashes of them. He had to live with everyone thinking of him as a cold son of a bitch. Doomed from the beginning because of an abusive father and a cruel former wife. At parang ina-expect ng lahat na ililigtas na ito for her to be his saving grace. Ang subukang iligtas ito kahapon nito ay manghulugan din ng pagsasakripisyo niya sa sariling damdamin. She feared she didn't have the strength. The wall she had built around herself was gone. Alam na ni Ralph ang lahat ng sikreto niya at wala na siyang maitatago. Hindi siya makapaniwala na nagawa nitong makapasok sa buhay niya sa kabila ng mga pattern na ginawa niya. At hindi rin niya kailanman naisip na maaari siyang magtiwala ng ganoon sa isang lalaki. And Ralph was a revelation. He might be a complete ass to others, but she was starting to see a decent man. The tender moment they shared last night when she cried in his arms and the way he held her soothingly were indications that his coldness was a hard shell to the emotions. Hindi siya maaaring magmahal sa lalaking katulad nito. Pinakasalan siya nito dahil sa paghanga dito sa kanya. Ginawa lang nitong honorable kaya siya pinakasalan at hindi dahil sa mahal siya nito. Hindi rin niya alam kung isa lamang iyong pantasya dahil alam niyang walang magiging happy ending sa kanilang dalawa. But was she truly in love with this man? Was the reason why her niece felt weak because of love or infatuation? Buong araw na itinanong niya yung sasahan niya sarili. Or perhaps she did, and she was afraid of what the repercussions of truth could be. Good morning. Bati kay Reggie ng asawang si Ralph. Did you sleep well? Bakit hindi mo ako ginising? Anong kakainin ng mga tauhan mo? Kaya na nila mga sarili nila. I told them that my wife is on day off. Now, ikaw naman ang kumain and after that, prepare some things. Bakit? I'll go to Manila for a business trip. At dahil kakasalang natin, ay iniisip kong isama ka lang for the continuation of our honeymoon. Sa Manila? Pero nandun siya. No need to worry, love. I promise you that I'll take care of you. Hindi ko lang talaga pwedeng hindi puntahan ang trip na ito. Naiplano ko na ito bago ka pa dumating sa Santa Ines. At dahil nga sa kakasal lang natin, inapagpasyahan kong isama ka. Lalo na, at halos mga isang linggo rin ako doon, mas mapapanatag ako kung nasa tabi kita. Pero delikado siya. Listen, Reggie, hindi mo kailangan kabahan. Ako ang bahala, okay? Sasang-ayon siya sa anumang sabihin ito, pero bigla niyang naalala na wala pala siyang matinong damit na pwedeng dalhin at isuot sa lugar na maaari nilang puntahan. Pero ang lahat ng damit niya ay halos sa mga bargain shops na niya binili. Why? Wala na nga pala akong halos maayos sa damit. Yung isinuot ko nung kasal ay isa na lang sa matitinong kong damit na ibenta ko ng iba. Napakasimple naman ang problema mo. Pwedeng-pwede naman kitang bilhan ng mga damit. Bakit ka umiiling at tumatanggi? Hindi naman masamang bilhan kita ng mga damit. Asawa kita at dapat ko lang iyong gawin at gusto kong gawin iyon. Sigurado ka ba? We'll go shopping wherever you're comfortable with. After all, I want to be the envy of every woman there. Have every man wish they had my good fortune.
Binili na sila ng bago niyang mother-in-law na mag-ingat at huwag mag-alala sa rancho. Patuloy pa rin doon ang pagbabantay at pagroronda ang mga lalaki. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon siya ng usaping hindi tungkol sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Ralph had asked her what she liked to do, her favorites and her hobbies. At natutuwa siya dahil hindi minsan nakita na niya ang ngiti nito. Her redemption of her wolf was coming full circle, and it only widened the potential of her growing love for him. Yes, growing love. Tuwing tinitingnan niya ito'y parang gustong sumabog ng puso niya. Pero dapat niyang ilihim ang pagmamahal na iyon, because her love could be very well exploited. Bakit nandito tayo? It would be better if you travel by plane. I already informed the people here to ready my plane. Inakay siya nito papasok sa loob. May sarili kang jet plane? Hindi ka naman nagtatanong. You're not a talkative type. I know that, so bear with the poor guy, okay? Bumaba ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Her breathing became shallow. 98% of her mind losing touch with reality. She almost forgot where they are. Anong ginagawa mo rito? She saw me, ko. Don't mind me. I'm not a chaperone. It's just a precaution, Reggie. Mas maganda pa rin handa tayo at willing naman tumulong si Javier. Pahayag ng kanyang asawa. She knew he's grateful for the help, but they were still wary of each other. Napatango na lang siya at nagpaakay sa asawa paakyat sa replano, kasunod si Miko. What is it? Nagtatakang tanong kay Reggie ni Ralph. Inabot dito ang kamay niya ng nakapatong sa armrest. Habang palapit tayo, bigla akong inatake ng homesickness. Somehow, I miss my own home. I still love that place. In love with that place, but not with your husband? Hindi agad siya nakasagot. At kung matagal lang ang tingin nito sa kanya, ay nabasa sana nito ang pagmamahal niya. He could have witnessed all the love a woman could have for a man. Never, she thought, I could never love anything more than I love you. Pagkaraan ng kalahating oras ay narating nilang domestic airport. Mabilis na humiwalay si Miko sa kanila nang may magandang babae na sumalubong dito at nakapapailing sa kanya. Kung alam lang na babaeng iyon kung anong klaseng lalaki si Miko. Bago umalis ay nangako naman itong susunod na lang sa The Peninsula, Manila. Nagulat pa nga siya na doon pala sila tutuloy sa mga araw na pananatili nila doon. Ralph had arranged a rental car that would drive them to their real hotel. Gusto niya mapailing ng malaman kay Ralph nang ipinareserve nito ay ang Peninsula Suite na nakakahalaga ng 100 hanggang 2,000 isang gabi. Pero hindi pa man sila tuluyang nakakaayad sa suite nila ay isang napakagandang babae ang lumapit sa kanila. It's so good to see you again, Ralph. She said in her flirty, seductive voice. I'm wondering why you don't call anymore. I didn't know that you have a new secretary, Ralph. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Her eyes narrowed. She had been raised with better class than this woman. Vessi, this is Reggie, my secretary. Got it. It's Mrs. Vigilante. And you, what's your name? Is it Bitch? Hindi na siya nakapigil. Hindi na wala ng plastic na ngiti sa mga labi ng babae na tinawag ni Ralph na Vessi at Bitch naman sa kanya. It's Vessi, but you can call me Miss Jera. Baho ng ngumiti siya. Really? I think I prefer Bitch better. Well, congratulations to you both. But Ralph, tell me when it's due. Excuse me? I'm sure that Ralph won't marry you if he didn't get you pregnant. That's enough, Vessi. That's low, even for you. I'm sorry. I have other things to do. May you both enjoy your stay here. How dare she? Nagpalakad-lakad siya sa makapal na carpet. Kung magsalita siya ay parang wala akong halaga. When she's only an employee here herself. Alam pong hindi ako bahagi ng social class mo, pero wala siyang karapatan na manghusga. Tapos, sinabi pa niyang butis ako kaya mo ako pakasalan. Na maaring magkatotoo. Anong nakakatawa? Kung makakapit sa iyong babaeng iyon ay parang gusto kanyang iuwi. Tell me, may relasyon ba kayo ng babaeng iyon? That would be an idea. He's in love. Don't be jealous of her. I assure you that I didn't date her ever. Though she's practically throwing herself at me. I'm not jealous. She pushed him. I hate you. Napailing si Ralph, saka sumeryoso. I'm sorry for how you've been treated, pero alam ko kung paano mo yun malilimutan. Anong gagawin mo? We got some honeymooning to do. Ralph gave Reggie the perfect honeymoon she could ever have. They stayed in a hotel room for 3 days and on the 4th day, he accompanied her to shopping.
The Shangri-La sa Ortigas at tumakyat sila patungo sa mga upscale and global brand boutiques kahit sinabi nito sa kanya na mamimili lang sila sa lugar na komportable siya. Bakit dito? He ignored her as he guided her into the mall. He led her into places that displayed clothes she couldn't afford months before. Pero panayid siyang itinulak ng kanyang asawa palapit sa mga display. Ayaw naman niya magmukhang tangat inosente kaya wala na rin siyang nagawa kundi tumingin ng mga damit at ilang accessories. There were some things she absolutely fell in love with, but she didn't want to overindulge. Hindi siya komportableng gumastos ng hindi niya pera. Pinili na lang niya ang sa tingin niya ay ang pinakamura, pero fashionable pa rin at komportableng isuot. Ang mga damit na yun ay prenteng nakasabit sa braso ng kanyang asawa. Binulungan niya ito ng pagtutol, pero parang wala itong naririnig at nagdire-diretso lang patungo sa cashier para bayaran ng mga iyon. Hindi mo kailangan gumastos ng ganitong kalaking halaga para sa akin. Naiiling na wika niya. Nang nasa sasakyan na sila at nakatitig siya sa napakaraming paper bags na naglalaman ng napakamahal na damit, accessories, bag, sapatos at lingerie, Ralph had spent a fortune for the things he bought for her. Okay na sana kahit dito lang tayo sa Landmark. It's just normal for a husband to buy some things for his wife. Some things? Hindi ko mabiling sa mga daliri ko sa kamay at paang lahat ng binili mo. Tapos, some things lang iyon sa'yo. Hindi naman sa nagiging ungrateful ako, pero hindi talaga ako sanay sa ganoong klase ng mga gamit. I'm so used to bargain shopping for things now. Hindi naman masamang magkaroon ng magagandang gamit, hindi ba? Oo, alam ko. Pero pare-pareho lang naman silang tela at pwedeng mamantsahan o mapunit anumang oras, kahit ano pang brand iyon. Nakakapanghinayang lang kapag nangyari iyon at iba-iba naman ang value ng mga bagay-bagay sa bawat tao. You're pessimistic about life and possessions. Hindi naman sa ganun, natutulong ako ng ilang bagay nang mawala ang daddy ko. Ayoko rin naman gumastos ng pera na hindi ko pinaghirapang pagtrabahuhan. Alam ko yun, Reggie, at kilala kita. I know you wouldn't screw me over like my ex-wife did. Hindi kanya katulad. Alam ko namang hindi mo habol ang pera ko. Ngumiti siya ng kapad. Pagkatapos ng nangyari kay daddy, pera ang huling bagay na gusto kong isipin. Doon naman kasi nagsisimula ang lahat ng problema namin. That also be the last thing that I would want. Ano bang gusto mo? The simple question caught her off guard, but she searched a bit until she found a suitable answer. Isang tahimik na buhay. Isang buhay na hindi ko kakailanganing matakot kung may bukas pa bang naghihintay sa akin. Isang buhay sa piling ng minamahal ko at minamahal din ako. I just want to be able to enjoy what little bit of it before it's gone. Apparently, that's too much to ask for. A life with you and your love. She summarized her wishes in her thoughts. Ralph didn't respond but was reflective on her answer as they drove back to their hotel in silence. She spent the next day with Lala. Tinawagan niya ang kaibigan at sinabing nasa Manila siya. Nangako pa nga ito na pwedeng manatili ang kaibigan niya sa hotel at wala itong aalalahan ng gastos. At dahil alam naman ang kanyang asawa na mas sa mabuting kamay siya, ay tumuloy ito sa kliyente. So, spill it out. Sinunod mo bang sinabi ko na maghanap ka ng mapapangasawa roon sa liblib na lugar na pinuntahan mo kaya heto at bumalik ka rito na may asawa na? Lala naman. Apay, ilang buwan lang tayong hindi nakita, pero sa pagbalik mo rito ay may asawa ka na. Pero girl, sana pala sumama ako sa'yo at baka nakakilala rin ako ng lalaking kasing gwapo ng asawa mo. Sira ka talaga kahit kailan. Pero hindi ko pa rin alam kung ang pagpapakasal nga namin ang tamang solusyon sa mga problemang kinakaharap ko. Tell me girl, ano nga bang nangyari tumantong kayo sa kasalang ito? Napapuntugin niya siya at nagsimulang ikwento rito ang lahat ng nangyari mula nang magkakilala sila ni Ralph. Pagkatapos niya magkwento ay nakita niya itong napatulala. Oh, bakit ka naman tulala? Pwede na yata ako mag-change ng profession at maging manghuhula. Imagine, nahulaan ko na makikita mo roon ang Prince Charming mo at base sa kwento mo ay hinahangaan ka ni Reggie. Mantakin mong nagpabago mo ang ganoong klase ng nilalang na napakaraming hapag sa buhay. And for a woman hater like him, iba ka friend. Hindi ko alam kung dapat kong ikatuwa yun. Ano ka ba? Hindi mo ba nakikita? Can't you see? A man who was very adamant on not having women near him wouldn't want to marry someone unless he deeply cared for her. Maybe even loved her. I would be the happiest girl if he would love me. I love him more than anything in this world. Pero alam kong hindi dapat ako umasa na anong umangkapalit mula sa kanya.
Hindi ko nga rin minsan maisip kung paano ko ba siya minahal. Wala naman siyang ipinakitang rason para mahalin ko siya eh. Itinataya niya ang buhay niya para sa'yo. Hindi pa ba sapat iyon? Ganoon din naman ang ginagawa ni Mikot ng iba pang taga Santa Ines. Well, Ralph was the one who orchestrated all of this, didn't he? Na hindi naman niya kailangan gawin. Kung sa iba-iba yun, baka pinalayas ka na pagkatapos marinig ang kwento tungkol sa pagtatago mo. But he took it upon himself to personally look after you. Bakit ba lahat ipinagtatanggol siya? Can't I just love and hate naman? Decision mo yan, Reggie. Damdamin mo yan eh. Alam mong wala akong hinihiling kundi ang makabubuti sa'yo. At sa kakatulad nga ng sinabi mong mahal mo siya nang higit sa ano paman, bakit hindi mo nalang iparamdam sa kanya? Sa klase ng buhay na pinagdaanan niya, sa naging experience niya sa unang asawa niya, dapat lang siguro na ipakita mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Alam ko yun, kaso minsan ay nanidibago talaga ako. Hindi ko pa rin mapaniwala ang kasal nga ako sa kanya. Sanay ako na palagi kami magkaaway at mahirap siyang kausap. Pero ngayon ay parang hindi nag-exist ang dating Ralph. This side of him is quite the opposite. Maybe it's been him all along, but a part no one saw. Ikaw lang ang kauna-unahang nagpalabas ng totoo niyang personality. Siguro nga, pero paano kung hanggang pagtatanggol lang ang kaya niyang ibigay sa akin, pero hindi ang puso niya? Reggie, bigyan mo siya ng panahon. All his life, he had to repress his feelings. Pero nagsisimula naman siya maging open sa'yo. It shows promise. Ayoko lang ang sobrang umasa. I understand. But don't reject the fact that for once in your life, you could have true love happiness with a man who loves you. Me? I'll never fall in love. Sumasakit ang ulo ko sa problema mo. She smiled despite her inner turmoil. Maraming tao ang sinisira ang pag-ibig na hindi nasusuklian. But when it was a heartfelt and returned, it could be the greatest pleasure. It was just too bad in her case that the only emotion she was to see from Ralph would be the one he would never show. But when she thought about it, even the relationship was growing deeper than just desire. Hindi niya alam kung posible nga niyang makuha ang pagmamahal nito. But she was touched in the casual way he could call her love and how he could easily say that endearment to her. He was a man of actions rather than words. Through those actions, he expressed that he actually cared. Ipinapalalangin lang niya na sana'y huwag siyang umabot sa panahong lahat ng kilos at gesture nito ay binibigyan niya ng halaga, lalo na't isinusugal niya ang puso niya. Kinabukasan ay pinaunlakan ni Reggie ang pagyaya sa kanya ni Ralph sa racetrack. When they got there, he patiently explained to her all the rules in betting for a certain horse. Gusto mo bang magbet? Hindi siguro, lalo na't sugal ang pinag-uugatan ng lahat ng problema ko. Hindi ka katulad ng daddy mo, love. I'll make sure that you won't go overboard. Sige, pero yung lowest bet lang. Sigurado ka ba? Laki na nga ng ginastos mo sa akin sa trip na to. You're worth it down to the last penny, love. The pleasure is mine. Yun ay yata ang pinakasweet na salitang namutawi sa mga labi nito at hindi niya naiwasang matulala rito. Was it really possible that Ralph could love her in return? Hindi biminsan gusto niyang isigaw rito na mahal niya ito, pero alam niyang hindi yun ang tamang pagkakataon. A couple of steps away from the stood Marco Sandal, he was staring at her. What's wrong, love? Nagtatakang tanong sa kanya ni Ralph. Nilingon nito ang direksyong hinahayo ng tingin niya. Kahit hindi niya sabihin dito, alam niyang kilala nito kung sinong lalaking iyon. The man who had been causing her fear. Humakbang ito palapit sa kanilang mag-asawa. Mabilis na iniharang ni Ralph ang katawan nito sa kanya. Well, it's nice to see you here, Regina. He began with an evil grin. I can't say the same, she replied, hiding her disdain. And who's this man? He asked dispassionately. Your lover? Her husband. Ralph replied in his no-sense voice. She could see how much restraint Ralph was practicing. Really? At kailan naman iyon nangyari? I don't think that it's any of your cut-down business. Napasingap siya at mahigpit na hinawakan sa brasong kanyang asawa. Let's go, Ralph, please. I think I need to go and return to my client. So long, Regina. Puno ng pagnanasang tinitikin siya nito bago tumalikod. She was stunned and Ralph was fuming with anger. Mabilis niyang pinigilan ito. Please, huwag, Ralph. I'll kill that son of a bitch. Yumakap siya sa baywang nito.
Huwag, Ralph. You'll get killed here. May mga bodyguard siya at hindi magdadalawang isip ang mga iyon na patayin ka. Pero kung gusto mo talaga siyang sundan, fine. They'll have to shoot me down with you. I refuse to be a Mewito today. Nang magtaas siya ng tingin, ay nakita niyang pumikit ito ng Marien at saka siya niyakap. Tila pinili na lamang nitong magtimpi. Marahil ay naisip nitong kahit gano'n ang hangarin nitong patayin si Andal, ay may bagay pa itong dapat na ikonsidera. Itinaas itong mukha niyang nakasubsob sa dibdib nito. Bumagsak na ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Even that show of emotion was worth fighting for. And you won't be, love. Ralph, natatakot ako. Hindi ko kakayaning may masamang mangyari sa'yo dahil sa akin. Hindi ako mawawala, Regina. At huwag mo rin isipin ang kasalanan mo nangyari. I choose to protect and marry you out of my God-given free will. And I take my vows too seriously. We'll survive, love. Tinitigan ni Ralph ang baril niya habang iniisip ang nangyari kanina. Gusto niyang hanapin si Andal, pero alam niyang para lang siyang naghahanap ng karayom sa isang bundok ng Dayami. Pero alam niyang dapat na niyang tuldukan ng mga bagay na iyon. Gusto niyang gumawa ng kahit isang malaking hakbang si Andal at sisiguruhin niyang nasa tamang lugar siya kapag nagkataon. He only hoped that his blood dust wouldn't cost him the only thing he valued. And he was sent referring to his life. Hindi siya pinatutulog ng emosyong nabasa niya sa mukha ni Reggie kanina. Handa itong isakripisyong buhay nito para sa kanya. Pero alam niyang mahal niya ito. It brought him to his knees, to be loved by his sweet wife. It almost warmed him to his very soul and made him more possessive than before. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanila, sa kabila ng ipinakita niyang masamang ugali rito, ay minahal pa rin siya nito. At naintindihan niya ito kung bakit ayaw niyang isatinik iyon. Marahil rin natatakot ito sa maaring rejection. But he swore that when this was all over, he'd demonstrate just how much in love a man could be with his wife. Reggie lovingly stared at Ralph, who was casually lounging in the couch, a gun in his hand. Minsan ay nakalimutan niyang may dangerous side ito. Bakit hindi ka matulog, Ralph? Huwag mo akong alalahanin, Reggie. And one thing more, gusto kong maghanda ka at mag-impake. Pabalik ako bukas. Pagkatapos ng meeting ko, isasabihin ko yung Hebrer na iuwi ka na. Please, Ralph, gusto ko rito sa tabi mo. I can't choose your life, Reggie. Mas maganda na malayo ka sa kanya. Pero mas mag-aalala lang ako na mag-isa ka lang dito. Tungkol dito ba ang dahilan ng meeting mo? Sino kakausapin mo? Hindi ko pwedeng hayaan na lang ang bagay na to. Trust me, Reggie. Hindi ito matatapos kung hindi ako gagawa ng paraan. If I'm able to give you anything else, at least I can try and give you that. Your love would have been enough, she thought. Pero kalabisan na sigurong hingin pa yon, lalo't isidito na ito na isecure ang future nila. Naintindihan mo naman, di ba? Kahit hindi ko gusto, alam ko namang hindi ako mananalo sa'yo. Pero ipangako mo sa akin, babalik ka sa akin. God only knows how much she loved and cherished this man. I promise. Napalingon si Reggie nang marinig niyang bumukas ang pinto. Maaring si Mikon dumating o kaya ang asawa niya. Tamang-tama naman at nakapag-ayos na siya ng mga gamit pa uwi. Ralph? Pero daig pa niyang nakakita ng multo ng loob nang makita niya kung sinong nakatayo sa suite nilang mag-asawa. Napahakbang siyang palapit sa telepono pero inunahan siya ni Andal. Kung ako sa'yo, hindi ko gagawin yan. Gusto lang kitang makausap. Wala tayong dapat pag-usapan. I suppose you'll always hate me. Kulang ang sabihin kinasusuklaman kita, Andal. You're so full of fire. Tell me, may papakita mo pa sa akin iyan kung sasabihin ko sa'yong may mga tauhan ako nagbabantay sa asawa mo at isang tawag ko lang ay maaari siyang itumba. Hindi niya natago ang takot na mabilis na kumalat sa katawan. Hype ka talaga, Andal. May magagawa ka, Regina, para mabuhay ang asawa mo. She breathed deeply, trying to alleviate some of the fears inside her. Anong gusto mo? Bakit pa pa'y tinatanong iyan kayong alam mong sagot? Time's up, baby. I'm tired of waiting. Hindi mo rin siguro ine-expect na hindi kita mahanap sa probinsyang pinagtataguan mo, ano? Hindi ko maintindihan kung bakit sinasayang mong panahon mo sa akin. Nabayaran ko ng lahat ng utang ng daddy ko. Ano pa bang kulang? Siguro naman na hindi ka nawawala ng mga babae. Because none of them appeal to me like you do. Sa dinami-rami na babaeng dumaan sa kamay ko, ay sa'yo ko nakitang kabaligtaran ng mga babaeng iyon. You are beautiful, pure, and sweet. I
I've bided my time and waited until you were older and your father no longer has control over you. Yun bang dahilan kung bakit mo pinatay ang daddy ko? Lumabas ng report tungkol sa daddy mo at napatunayang wala akong kasalanan doon. Ngayon, tulad ng sinabi ko, pagod na ako maghintay. Lalo lang matatagalan na paghihintay mo kapag may masamang nangyari kay Ralph. Huwag mo akong takutin, Regina. Mas gugustuhin kapag mamatay kaysa mapasa iyo. Napalis ang ngiti sa mga labi nito. Tila napaisip ito. Marahil itinitimbang ang sinabi. Kapag nagkataon na hindi mo na makikita ang asawa mo, tulad ng sinabi mo, hindi ko na rin naman siya makikita, hindi ba? Maayos naman akong kausap, sabihin mo lang na iiwan mo na siya, ay handa akong ibigay sa asawa mong buhay niya. You have my word as a gentleman. Walang halaga sa akin ang salita mo, pero may mahalaga ang buhay ng asawa mo at pati ng isa pang bodyguard na dinala ninyo rito. How about your best friend's life? Pumikit siya, hindi siya makapaniwala. Sina Ralph, Miko at Lala, she couldn't allow him to hurt the people she cared about. Alright, pigilan mo na mga tauhan mo. Alam ko madali kang kausap, Reggie. Now, iwan mong asawa mo, tawagan ako. I'll take care of you. He'll finally belong to me. Inangat nito ang baba niya, tinangkang halikan. Hinintay niyang lumapat ang bibig nito sa kanya. Napasigaw ito sa sakit at nagdudugong labi. She wanted to smile with that little victory, but she was rattled by a sharp slap that sent her sprawling on the ground. Don't try my patience, Regina. Dalawa lang ang pagpipilian mo, ang sumama sa akin o ang panoorin ng burol ng asawa mo. Either way, I'll win. Good girl, Regina. Remember our deal, and don't try to do something foolish. Until then, babe. Regina was in her own little world, watchful in case Miko or Ralph came blazing through. Alam ko kung bakit ka alis, you guilty bitch. Couldn't wait long after Ralph left to screw your lover? Could you? Naningkit ang mga mata ni Regina nang marinig ang paratang na iyon. Nasagot na ang tanong niya kung paano nakapasok si Andal sa kwarto ni Ralph. Nilingon niya ito't walang babalang sinampal ng malakas. Napahawak sa pisngi nito ito at nanlaki mga mata. You slapped me. Bagay lang sa'yo yan, bitch. Walang imik na nagpaakay lang siya sa kaibigan niya. Parang pinipiga ang puso niya nararamdaman. Hindi na niya kailanman makikita pa ang lalaking tanging minahal. Andal had dared to threaten the people she cared about, and she was sick and tired of it. Alam niyang nangako si Ralph na poprotektahan siya nito, pero iyon lang ang narapat niyang gawin. It was time she did something for his sake. Ralph came back to the hotel 3 hours later. Nakipag-usap siya sa isang dating kasamahan na hanggang ngayon ay bahagi pa rin ng military at nangako naman itong tutulong. He could instantly tell without words that the one person he anticipated seeing in this ordeal wasn't there. Kailan pa? Couple of hours ago. Nakita ko lang ang dalawang sulat sa pinto ko. Ang isa'y para sa'yo. At ang isang sulat? Just instructions and things to make sure that you won't do anything rash. Ralph, alam kong hindi mo ikatutuwa ang naging pag-alis ko. Pero maniwala ka sana na ito ang pinakamahirap na desisyong ginawa ko sa buong buhay ko. Pero hindi ko kakayaning manatili sa piling mo kung alam kong ipapahamak mo lang iyon. God knows that I love you so much, Ralph. Hindi ko man manasabi yun sa'yo noon, pero gusto kong sabihin yun sa'yo ngayon. That night at the porch when I told you that I can't love you, I was lying because you're already in my heart then. I just didn't realize it sooner. It's really difficult to write this, lalo na nitong mga nakarang araw. You showed me a different side of you. You were such a dedicated and loving husband. I appreciate all the love that you've done for my protection. I know I can't thank you enough for all you've done. You are such a remarkable man, Ralph. I know I'll never love again for the rest of my life because I've wholeheartedly given all my love to you. I've provided Lala's number and she'll get in touch with me. Pero nakikiusap ako, huwag mo na akong hanapin pa. Maniwala ka sanang ginagawa ko ito dahil alam kong itong makabubuti para sa ating lahat. Let me go of me, Ralph. Please, love always, Reggie. Hindi mapigilan ni Ralph na mapaluhan ng paulit-ulit na binasa ang sulat. I've wholeheartedly given all my love to you. It was torture to read those words and it did nothing to placate him. Hindi niya alam kung napansin ni Reggie sa sulat nito na nag-iwan ito ng sign kung saan ito pupunta. Nilingon niya si Miko. Pack your things.
We're going to Lala's place. Miko nodded. Give me 20 minutes. I'll meet you here. Sabay silang umakyat patungo sa mga kwarto. Pagpasok niya sa suite nila ng kanyang asawa, ay nagulat pa siya nang makita roon ito. Nakalugay ang mahabang buhok nito at bukas ang ilang botones. Anong ginagawa mo rito? I'm just here to say I'm sorry. It's really unfortunate that you had a cheating wife, and I'm here to comfort you in any way I can. God, I'm sorry. I thought you knew. With whom? Ralph said in a grave voice. Some guy. Pumunta siya dito at hinahanap ang asawa mo. Sinong lalaki? Why does it matter? Who? Tom New? Hindi ko alam. Some older guy. At ikaw ang nagbigay ng susi ng kwarto namin, hindi ba? He shook her head again when she didn't hear any answer. Ito lang ang maaaring maging dahilan ng biglang pag-alis ng kanyang asawa. Maaring nakausap nito si Marcos Andal. At alam niyang hindi mangyayari iyon kung hindi ito nakapasok sa kwarto nilang mag-asawa. Nanlaki ang mga mata ni Vessie. Niloloko ka niya. I am just trying to... Hindi niya pinatapos ito magsalita. Hindi niya matanggap na dahil sa pagiging manipulative ng babaeng ito ay nawala ang babaeng pinakamamahal niya. Kung hindi dahil dito, hindi siya na magkausap si Naandal at ang asawa niya. He would be holding the love of his life in his arms instead of dealing with this calculating bitch who set into motion the ruination of his marriage. Kailanman ay hindi ako nagbuhat ng kamay sa ibang babae. But I'm sorely tempted. I'll promise that I'll make you suffer for what have you done. Are you going to kill me? Nope, Vessie. Masyadong nakakaawa yun sa isang tulad mo. May mas patindi pa roon na kaya kong ibigay. I know what you value most in your life. Your job. Your social life. Your looks. Hindi mo gagawin yun. I thought you knew me too well. I could pull some strings and you'll definitely to lose everything. Count on it. Hindi mo ito magagawa sa akin. You're going to turn me down for some whore who... Napasigaw ito nang lumipad ang kamay nito at tumama iyon ilang sentimetro ang layo mula sa ulo niya. You'll regret pissing me off. Get out of here. Vessie scrambled. Ralph closed his eyes at the click of the door, trying to find the calm and steady place within him that would help him quiet your Titan. But the bitch for making the biggest explosion in his life with the manipulation of Marcos Andal. Out there was a woman who deeply loved him. Love him enough to pull her own life on the line to save his. Regina was his woman. Regina? He reached for his cell phone. May isang babaeng nakasalalay ang buhay sa kanya. Buong puso siyang nanalangin na sana hindi siya mahuli. Regina was in a state of depression the next day. Hindi niya alam kung anong naging reaction ni Ralph o naging pag-alis niya. Bago sila tuluyang umalis si Lala, itiniyak muna niya na ligtas na nakabalik ang kanyang asawa. Pinigil niya ang sarili na bumaba sa sasakyan at takbuhin ang asawa. Pero alam niyang hindi dapat at kahit masakit, isinabi niya kay Lala na maaari na silang umalis. Even though being away from him was destroying her, pero nagawa na siya ng desisyon kailangan niya panindigan. Anong ginagawa mo rito? God, Ralph was so handsome and very near her. Tumayo si Lala at bahagyang tumikim nang hindi inalisin na Ralph at Reggie mga mata sa isa't isa. Sa tingin ko'y mas maganda na iwan ko muna kayong dalawa para makapag-usap. Hindi mo kailangang umalis, Lala. Sorry, friend. Kailangan ninyong pag-usapan ito. I suppose, si Lala ang dahilan kung bakit nandito ka. You're a fool, Ralph. Bakit? For protecting what's mine? For not being a goddamn coward and backing down just because of a little pressure? Hindi ipinagbibiro ang buhay mo, Ralph. Sinabi ko na sa'yo hindi ako natatakot sa kanya, Reggie, at hindi ka rin dapat matakot. Buhay mong nakasalalay rito. Hindi yung dahilan para umalis ka, Reggie. Hindi mo ba alam na walang halaga ang buhay ko kung wala ka? Ralph? I won't give you up without fighting. You would. You told me that in that letter that you love me. I need to hear it from your lips, Regina. Kakayanin kong harapin ang lahat. Marinig ko lang yun mula sa'yo. Ikaw mamatay ko kapag may nangyari sa'yo masama, Ralph. I love you too much. It will also kill me to lose you, Reggie. Hindi ko kakayanin hindi ka makita. Or never be able to taste you again. Or to hold you. You're mine. You hear me? Only mine. She just stared at him, dumbfounded. His? Was that all she meant to him? A possession? Bahagya niya itong itinulak. What?
ito lang bang gusto mo, ang katawan ko? Is bedding me the only pressure you gave from me? What in the hell is this, Reggie? From the start, I never hid my desire for you, Reggie. Alam mo yun, I wanted so much then, but there was more into it. Can't you see it, Reggie? Can't you see how much I love you? Alam na alam yun ang lahat, pero bakit hindi mo makita? Tula lang napatitig siya rito. There they were. Ang katagang akala niya hindi na niya maririnig mula kay Ralph dahil ang akala niya wala itong kakayahang sabihin iyon. But she was staring at those beloved dark eyes that only shone with their earnest and sincerity. Mahal na mahal kita, Regina. Higit pa sa buhay ko. His face was no longer hidden. Its standard mask of stone burst what later. Alam niyang mahirap para sa katulad ni Ralph na banggitin ang mga katagang iyon. Pero nilunok ni Ralph ang pride. All because he loved her. Itinaas niyang isang kamay at tinamang mukha. I'm sorry for leaving, Ralph. Naintindihan ko. Kalimutan na natin iyon. God, you don't know how most I miss you. Mabilis na bumaba ang mukha nito sa mukha niya. I love you so much, Ralph. Pero natatakot pa rin ako para sa kaligtasan mo. Putting my life online is nothing if it's mean I can hold you until the end. Being without you is hell. Pero anong gagawin natin? Anything we have to. Pero hindi ako mapapayag na mawala ka sa akin. Surprisingly for them, it seemed that the NBI was also wanted a piece of Andal. Sa tulong ni Pablo Aguda, ang militar ng kaibigan ni Ralph, ay napag-alaman nila iyon. Matagal na palang minamanmana ng mga taga-NBI ito. Pagbebenta ng droga ang kaso. It was just no one from the NBI seemed to be able to hold even the tiniest proof to bring Andal down. Pero tiniyak ng mga itong gagawin ng mga itong lahat para makahanap ng kahit isang maliit na pagkakamali. Minsan kasi, ang akala ng mga ito'y nahuli na si Andal nang magsalita ang isa nitong tauhan. Habang gumagawa ng paraan ng mga taga-NBI na paparabulin si Andal, ay sinikap ni Ralph na gumawa ng paraan para hindi magsuspecha ito. Bumalik sila ni Miko sa airport. Umalis, pero hindi pa balik sa Santa Ynez, kundi sa isang kaibigan ni Miko. Habang sakay si Ralph at Miko ng Learjet, ay kinausap ni Pablo Aguda si Reggie. Pinakausapan siya ni Pablo na makipag-usap kay Andal. Pumayag naman siya. Alam niyang tama lang ito dahil hindi naman magpapakita si Andal kung hindi dahil sa kanya. Umayon siya sa reasoning ni Pablo na gawin nila ang tawag hambang wala pa si Ralph. Tama naman ang lalaki. If Ralph overheard anything Andal would say to her, he could blow their over in his rage. It's Regina. I thought you'd never call. Akala ko may ginagawa ka na hindi ka magugustuhan. I'm glad you knew better. May mga bagay lang akong inaasikaso. I see. Like seeing your husband for one. Pumunta siya para pakiusapan ako. Pero kung magaling nang nag-report sa'yo, malalaman mo. Tumawag ako para lang iklaro mga bagay-bagay bago ako tuluyang sumama sa'yo. Sinabi ko na sa'yo wala kang karapatan na magdiman ng anuman mula sa akin, Regina. We meet on my terms or I won't meet you. Alright, what are your terms? Dalawa lang ang kondisyon ko. Ang una ay titiyakin mong wala nang masasaktan pang iba at hindi mo na pagbabanta ng buhay ni Ralph, Miko at Lala o kung sino mang malapit sa akin dahil kapag may nangyari sa kanilang masama, isinusumpa ko, lulunurin ko sarili ko sa ilog na kinamatay ng daddy ko. Done. Anong pangalawa? Maasahan ko bang salita mo tungkol doon? No one has died recently, isn't there? I want our meeting to take place at Shangri-La Makati. Bakit? I haven't been there. Masama bang yun ang piliin ko? And since I'm going to be your captuman, bakit hindi mo rin ibigay sa akin ang lahat ng luhang kayang ibigay ng asawa ko? Paano ako makakasigurong hindi ito set up? Bakit ko gagawin yun? Wala na akong mahinga ng tulong. Umalis na si Ralph at Miko. At alam mong gagawin kong lahat, mailigtas lang sila kahit pang kahulugan niyon ay ibigay ko ang sarili ko sa'yo. Fair enough. I'll see you on Saturday, 8 o'clock sharp. Wear something sexy and don't try to fool me. Until then, Regina, may dalawang araw pa tayo. Sa kabila ng pagtutol ni Ralph ay naghanda si Reggie para sa magiging pagkikita nila ni Andal at padala-dalawa nagsidatingan ng mga agents at pulis bagong araw na iyon. Even Ralph and Miko came in with disguise as she didn't recognize. They had their hate dyed, but with Ralph's dragging kisses, she couldn't dispute that a temporary brown long-haired man was indeed her husband.
Ralph insisted that he wouldn't leave her no matter what happened, kahit pa ipinapaliwanag ni Pablo na kailangan nito magpaiwan kasama ng iba pang agent para hindi sila maboko. What the hell are you wearing? Ang suot niya ay lingerie na umabot lang kalahati ng hita niya. Kailangan ito para mapaniwala natin si Andel na totoong sasama ko sa kanya. Sana hindi mo kailangan gawin ito, Reggie. Sana kaya kong iwas ka sa mga bagay na to. I have to. Ito lang ang paraan para makalaya tayo sa kanya. Pagod na akong tumakbo. Gusto kong sumama sa iyo pa uwi na walang kinatatakutan. Na-brief na ako sa dapat kong sabihin at itanong kay Andal. Hindi man siya makulong sa ibang paratang sa kanya, ay sisiguruhin ko na makukulong siya sa pagkamatay ng daddy ko. He will love. Nasa kabilang kwarto lang ako, love. Alam ko, I love you. I love you too. Kinakabang nagpalakad-lakad si Reggie sa loob ng kwarto habang inihintay si Andal. Well, all this for me? Huwag ka mag-alala, Regina. I won't share you. Your body is for my eyes alone. To hear Ralph say that line nearly drove her to her knees. To hear Andal say the same made her skin crawl. So, you love him? Willing kang isakripisyong katawan at kalayaan mo para sa kanya. Hindi ko lang ito ginagawa para sa kanya. You've also threatened Lala and Miko. At hindi ako makakapayag na gawin mo sa kanila ang ginawa mo sa daddy ko. Since nandito na tayo, isa lang ang gusto kong malaman. Pinatay mo ba si daddy? And don't try and bullshit me. Hindi na ako bata para mapaikot mo sa lahat ng kasinungalingan mo. Marami akong kasalanan at lalo namang madaragdagan ng galit mo sa akin. It doesn't matter. Alam mo kahit kailan ay kakasuklaman kita. Pero isa lang ang gusto kong malaman. Wala akong pakialam sa iba pa. Ang gusto kong malaman ay kasalanan mo laban sa akin. Regina Hin. Galit na galit siyang lumapit dito. Don't lie to me, you bastard. Kinuha mong daddy ko sa akin. Pinatay mo siya. Pinatay mo siya. Wala ring patid ang pag-agos sa mga luha niya. Pero lumipad ang isang kamay niya pasampal sa pisngi nito. It felt like her cheek was bloated. His features were completely maniacal, far removed from charming. You're too curious and fiery for your own good. Dapat ko bang pasalamatan ang naging asawa mo? Pero ngayon nasa akin ka na, I'll make sure that he dies, katulad ng daddy mo. Yes, Regina, pero masyadong pinadali ng daddy mong mga bagay-bagay. Pumunto siya sa akin ng lasing at binantaan ako. But your dear father passed out. Mari ko naman siyang hayaang matulog na lang. Pero naisip ko na mawawala siya ay wala kang makakasabagal sa akin para makuha ka. Inutusan ko mga tauhan ko na dalhin sa akin niya sa ilog at ipaanod iyon habang natutulog siya. I guess he just couldn't get out in time. Walang hiya ka talaga? Walang hiya? Alam mo ba ay matatakasan mo ako lahat ng ginusto ko ay nakukuha ko, Regina, at kasama ko roon. Akin ka nung una pa lang kitang nakita at ngayon nakuha ko ng gusto ko. You bastard! Get off her right now! Mahina pero may pagpapanta sa tinig ni Ralph bago tuluyang humakbang papasok. His anger was hot. Napamura siya sa isip nang makita ang baril na idiniin ni Andal sa tagiliran ng asawa. Kung desidido kang mawala ng asawa, ay sige, lumapit ka. Her blood will be on your hands. Hindi mo siya kaya patayin, hindi pagkatapos ng lahat ng sakripisyo at paghihintay mo. Kaya ko, kung kapalit man naman nun ay ang buhay ko, it's just a waste of a perfect fuck. Perhaps, you could tell me just how good she was from your experience. You son of a bitch. Ibaba mo iyan kung gusto mong mabuhay pang asawa mo. Isa kang hangal, ganun mo ba siya kamahal para isakripisyo ang buhay mo? Well, we must not keep you a second away from your destiny. Wag! Regina! Sa Andal naman ay hindi agad nakahuma. Pero mas handa si Ralph ngayon. He had taken a Smith & Wesson pistol from a small holster into his knuckle. Huwag mong ilalagay ang mga kamay mong buhay niya, Fajalan. May batas na handang maparusa sa kanya. Hindi mo siya papakinabangan, Fajalan. He could not afford to let Regina take the bullet intended for him. He just couldn't. For one breathless moment, he dared not open his eyes. Nagangat siya ng tingin pagkatapos ng ilang sandali at nakita niya si Pablo. He prayed she was just out cold. She couldn't be dead. Regina, love, stay with me. She was still with him, but only God would know if it would go on another way. Don't die on me, love. I won't let you, Regina.
It was a lovely affair that people from miles around came to see. Every business had closed in Santa Ynez to attend the renewal of vows of Rafael and Regina a full year later. Sa wakas ay magiging tahimik na rin ang buhay nila. Dumating din sina Mrs. Salvador, Pablo at ang kaibigan ni Reggie na si Lala. Miko was also one of their guests. He was not his usual jovial self. Hindi niya mapaniwala ng pagbabagong dinala na yun sa buhay ni Ralph. Dahil kay Reggie ay nagkasundo sila ni Ralph. He had been cynical about love, pero habang tumatagal ay napapagod na siya. 30 anyos na, hindi na siya bumabata. Hindi niya alam kung makakakita pa siya ng babaeng makakasama. Napalingon siya ng may humalakap na malakas. Nakita niya ang magandang mukha ni Ivy Reyes na nakikipag-usap kay Mrs. Salvatore. Definitely not her. Happy? Very much. Hindi ko akalaing darating ang panahon na to. Yeah, me too. Because when I saw you the first time, I was hornier than anything else. Tumawa lang siya. Happy anniversary, love. Thank you for loving me. Thank you for doing the same. Gumanti siya ng mahigpit na yakap sa kanyang asawa. Nagpapasalamat siya at naghatagpo siya ng babaeng makakasama habang buhay ng walang komplikasyon. Because even in the most callous heart could be receptive to love, and he was thankful to be given the chance. Maraming salamat mga kafelisidad sa patuloy na pagsubaybay at pagtutok sa aming mga love stories. Ingat and keep safe. God bless!